Alright, nagbabalik tayo mga ka-chicken farming dito sa Alpha Adventure, JC de Guzman. Okay, so doon sa mga umaten na ng aking chicken farming seminar, sana hindi nyo nakalimutan yung aking mga itinuro sa inyo pag patungkol sa brooding practices ng ating mga sisiu, no? Mga sisiu. Ang pagpe-prepare ng brooding pen ay hindi lang yung basta gumawa ka lang ng kulungan na elevated, na may plywood sa paligid, may nakasabit na ilaw, may feeder, may drinker, hindi natatapos doon. Kapag ililipat na natin ang mga sisiu from the hatcher to the brooding pen, kailangan syempre nakapainit na ang brooding pen ng nahit na yung 33 degrees to 35 degrees centigrade na target nating temperatura sa first week. Dapat nahit na yon bago pa isushoot yung mga sisiu. Mali yung isunot na yung mga sisiu sa brooding pen tsaka pa lang paiinitin ang brooding pen. At mali din yung tatansyahin lang natin na gagawin lang natin ay 1 watt per bird. Paano kung nasa Baguio ka, ang 1 watt per bird mo baka hindi pa sumadsad ng 30 degrees centigrade yan, baka kulang pa. Pagka nasa mainit na lugar ka naman, baka ang 1 watt per bird mo ay naku, napiprito na sa init halimbawa, no? So kaya gumamit kayo ng analog, yung mercury based na thermometer sa loob ng brooding pen, no? Kung makakabili naman kayo online nun, no? Ngayon ang topic natin dito ay yung crop checking, CROP, crop. Ano ibig sabihin ng crop check? Ano yung crop na yan, no? Yung crop yun yung butchi ng manok, yung lalagyan ng feeds niya dito. Pag di ba pag busog na busog ang manok, ang sisiu o ang malaking manok, eh yung imbakan niya ng feeds nandito, ang laki, lumolobo, yun ang crop, butchi, no? Checking ibig sabihin, i-check natin yung crop niya ngayon. Now anong purpose? Bakit ko nire-recommend ang crop checking sa mga sisiu? Okay, papakita ko sa inyo kung bakit. Ipapaliwanag ko ha. So, ang subject natin ay Cub 500, mga 45 days. Itong topic natin ay applicable sa kahit na anong breed ng manok ha, hindi lang sa 45 days. Ayan. Maghuhuli ako ng isa. Crop check. Okay. Relax lang. Okay, ito yung kanyang butchi na. Papakita ko lang sa inyo ito. Itong nilagyan niya ng feeds na to. Hanap ako ng medyo malaman ang kanyang butchi na. Yung medyo may laman. Yun eh, kumakain pa lang yung isang to eh. Pag naghuhuli kayo ng sisiu, wag masyadong bulabugin sila na para hindi ma-stress. Mabaliktad. Ito yung butchi niya. Yan. Ngayon, ang crop checking ganito. 30 minutes pagkalagay ng mga sisiu sa brooding pen galing sa hatcher. Wala munang pagkain, walang inumin. Let them settle down for 30 minutes. After 30 minutes, doon nilalagay ang inumin. Wala mo ng pagkain, paiinumin muna sila. After 30 minutes, doon nilalagay ang chick booster. So 30, 30, 30, no? Yan ang ratio natin. Now, after 30 minutes, pagkalagay ng feeds, chick booster nga, mag-crop checking kayo. Paano yon? Kumuha kayo ng isa, dalawa, tatlong mga sisiu. I-ano nyo, medyo pisilin niyo yung kanilang butchi, no? Pisilin niyo yung butchi nila, yan. Huwag naman yung pisil na pisil, as in ilalabas mo yung kinain nila, no? Ang tabay lang, no? Common sense lang yan. Ganyan-ganyan lang. Kapag ang butchi ay sobrang tigas, ano ibig sabihin nun? Gano'n ba katigas ang matigas, no? Yung kapag ka pinisil mo, parang may buhangin ang pinipisil mo. Sobrang tigas, no? Ito, hindi naman feeling ko buhangin ang pinipisil ko, ano? Sakto lang ang lambot, sakto ang tigas, no? Neutral lang. So kapag ka neutral lang na ganyan, sakto, hindi sa sobrang tigas, hindi sobrang lambot, ano ibig sabihin?
Ibig sabihin nun, nakakakain at nakakainom siya ng sapat, ng tama. So, ibig bang sabihin kapag sobrang tigas o sobrang lambot, may problema? Tama. O dun muna tayo sa sobrang tigas ng crap, ng butchi. Ano ibig sabihin kapag sobrang tigas, halimbawa? Ang ibig sabihin nun, nakakakain ng sisiw pero hindi siya nakakainom. Kapag ganun ang situation, imbestigahan mo. Ano kaya sa tingin mo ang dahilan bakit hindi siya nakakainom? Nakakakain pero di nakakainom. Siya sa atin mo, yung bang mga drinkers mo ay sapat ang bilang at ang dami para sa mga pinapainom mo? Hindi ba nakatapat sa bombilya ang iyong mga drinkers? Lalo na kung ikaw ay gumagamit pa ng incandescent bulb? Oh, yun ang mga i-check mo. No, bakit hindi nakakainom yung mga sisiw mo, mga manok mo? Ngayon, kung halimbawa sobrang lambot, as in parang tubig lang ang laman, walang feed, so ibig sabihin nun, syempre, ibig sabihin nun, nakakakain lang siya. Ay, nakakainom lang, pero hindi nakakakain. So, investigate again, bakit kaya nakakainom ang sisiw mo to, pero hindi nakakakain? Halimbawa, sapat kaya ang mga feeders mo, ang mga linear feeders mong ganyan? Sapat kaya, baka naman sapat nga ang bilang ng linear feeders, wala namang lamang feeds. Naubusan. Sa sobrang dami ng ano, no? Ng kumakain mo. So, hindi mo iniakma yung bilang ng kanilang feeds sa bilang ng kakain according to their age. Check mo rin yun. O kaya baka mama yung nadampot mo ay nabubuli ng mga sisiw kung kaya't naging downer siya, di na kumain. No? So, yun ang crap checking. So, gano'ng kadalas ang crap checking na yan? Gano'ng ba kadalas gawin ang crap checking na yan? Hindi naman every 30 minutes. Pag ginawa mo every 30 minutes, hindi ka na natulog. So, gawin mo lang, no, at least every, sa unang araw, every 3 hours. Every 3 to 4 hours. No? So, wala namang ano, wala namang hard and fast rule kung gano'ng kadalas. No? Ang importante, nakakapag-monitor ka. So, you can do the necessary adjustment right away. Mahirap kasing gumawa ng adjustment after 1 week pa. Edi yung pitong araw na nagdaan, edi sayang yun. Damage has been done already. Kaya kailangan frequent monitoring. Dito sa Alpha Adventure, ang turo ko, sa unang araw, every 3 to 4 hours mag-trap check. Gano'ng karaming ikaka-crap check? Lahat ba ng sisiw? Hindi naman. Kung 10 sisiw yan, edi ayos lang. Kagaya sa Alpha Adventure, hindi lang daan-daan. Libo-libo ang sisiw na pinag-uusapan. Alam nga, isa-isahin namin yon. So, ang ginagawa ko lang ay ilan ikaka-crap check? At least mga not higher than 5% of the population ng flock. No? So, halimbawa, no? Halimbawa, sa 100, mga 5. No? 5 lang ang pupulutin namin para i-check ang ano nila, ang kanilang butchi crop. Ayan. So, 'yan ang kahalagahan ng nagka-crop check sa mga sisiw natin, no? Baka mamaya shoot lang tayo ng shoot ng pagkain. Lagay lang tayo lagay ng inumin, pero di naman pala sila nakakakain, nakakainom ng maayos respectively. Ah, 'di ba? So, yan ang purpose ng crop checking. Alright, so, ano, Alpha Adventure. Ayos ba yung na-share ko sa'yo? Na may napulot ka bang panibago? No? So, kung meron, edi ayos. No? Ayan, so kung gusto mo pang matuto ng mas marami pa kaysa sa binahagi ko sa video na to, you can register. I invite you to register to my online chicken farming seminar featuring the Rhode Island Red. Ayan. So, nasa description ng video na to yung link kung paano magre-register sa aking seminar. At kung gusto mong bumili ng Rhode Island Red, ng Black Australorp, nasa description rin ng video na to yung mga link. Okay? So, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure. Your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming. Ayan. Okay. Alright, bye for now, guys.